Just so happy na kahit hindi man naging Grand Champion si Darren, siya isa na sa mga hinahangaan natin ngayon, di ba? Kasi hindi naman ako naniniwala na pag nanalo ang isang tao, siya na yung pinakamagaling. Hey guys, Ron is here and welcome back sa aking YouTube channel. So sa mga bago pa lang po dito, yes, gumagawa po ako ng YouTube channel. At pakisubscribe na lang po ang subscribe button para updated kayo if ever may mga new uploads ako dito. At today's vlog guys, pag-uusapan natin ang isa sa mga artist ni Sara Geronimo sa The Voice Kids Season 1 na si Darren Espanto. So alam ko naman, nakilala nyo na ang batang ito dahil I think nung nakita or napanood natin yung blind auditions niya noon, meron na tayong gut feel na siya yung magiging grand champion. Pero unfortunately, naging second placer lang siya, which is okay lang dahil with the rest of the other artists na kasabayan nga nung The Voice Kids Season 1, siya ang sumikat, diba? Sabi pa nga, hindi naman nagbabase ang karera pag ikaw yung nanalo. You know, the challenge, sabi pa nga, is after the contest. Kasi hindi naman ako naniniwala na pag nanalo ang isang tao, siya yung pinakamagaling. Ang aking perception dyan is siguro ginalingan mo ang yung performance ng mga time na yan. Kasi contest kasi yan, diba? So, hindi natin alam. I mean, may mga personal taste tayo, ganun. Like, yung mga judges, may mga personal taste. Yung mga tao, may mga personal taste. So, whatever happens, overall, kung ikaw yung nagustuhan ng judge at ng tao, ikaw yung mananalo. Parang ganun. Pero it doesn't mean na hindi ka na magaling dahil hindi ikaw yung nanalo. It only means na ginalingan mo or nag-perform ka ng bonggang-bongga kaya ikaw yung tinanghal na grand winner. Just so happy na kahit hindi man naging grand champion si Darren, siya isa na sa mga hinahangaan natin ngayon, di ba? So, coach niya si Sara Geronimo, syempre, at kung mapapansin natin, nakakasabay niya na sa pagpa-perform sa ASAP, sa mga shows, and everything si Sara Geronimo na dati coach niya lang, na dati tinuturuan niya lang. Yun nga, I mean, yung nakakatuwa dito is, di ba, like, nakakatuwa lang isipin na halos lahat ng mga magagaling na pupunta kay Sara Geronimo. Yung nakakaawa dito na part is, syempre, competition ng The Voice Kids. So, pag may mga elimination round na, marami ang nasasayang, alam mo yun. Kasi, as much as we would love na dalhin sila sa grand finals, hindi po pwede. Kasi, syempre, meron talaga at matatanggal. Anyways, bakit ba natin pinag-uusapan si Darren Espanto? Kaya siguro sumikat si Darren is dahil yung mga characters meron siya is meron si Sara Geronimo. Alam mo yun? Laging sinasabi ng lahat na pag nasa Team Sara ka, may career ka. Which is totoo naman. Pero aside from that, I think sisikat naman ng isang artista, ng isang singer, pag magaling ka talaga or may something sa'yo na kahanga-hanga, which meron yun si Darren Espanto. Nakakatuwa lang isipin na sumisikat ang bata at syempre, malaking part din si Sara Geronimo dahil natulungan siya, na-coach siya ng mga time na yon at kung ano man yung mga nararating ng mga batang ito, lalong-lalo na si Darren Espanto, I think, or hindi niya yan malilimutan na once in his life, di ba, dumaan siya kay Sara Geronimo or galing siya sa Team Sara or let's just say The Voice Kids in general. Bakit ko ba pinag-usapan ang topic na to? Dahil I think si Sara Geronimo is very proud kung ano man yung nakakamit ngayon ni Darren Espanto kasi of course naging coach siya at kung mapapansin mo, di ba, dati parang ina-underestimate si Sara nung unang season ng The Voice. Hindi siya The Voice Kids, siguro yung regular season. At eventually, parang nagiging confident si Sara Geronimo na nagko-coach, na nagko-comment, na nagme-mentor at syempre nag-guide ng kanyang mga artist as The Voice Kids run a lot of seasons kasi mapapansin naman natin or given naman na halos lahat ng mga nag-grand champion kay Sara Geronimo at mostly na mga artists na galing sa kanya parang nakikita nating active, you know, sa showbiz or sa mga show sa ABS-CBN, which is nakakatuwa. So, there's something in Sara Geronimo talaga na alam mo yon, hindi dapat natin ina-underestimate kasi proven and tested, sabi pa nga. Hindi lang dahil sikat si Sara Geronimo, hindi lang dahil marami siyang fans, proven talaga na magaling siyang coach. Dahil ang mga tao, hindi naman yan bobo. Siyempre, mamahalin nila ang kanilang idol pag nakitaan nila ng galing, ng bait, and everything. So siguro, napakaswerte lang ni Sara Geronimo na halos lahat ng magagaling na pupunta sa kanya. Diba? Ganon katindi ang, let's just say, charisma or ganon katindi ang galing ng nag-iisang Sara Geronimo dahil halos lahat ng mga nag-audition na magagaling gusto siya ang maging coach. Anyways, pinag-usapan natin si Darren Espanto dahil, alam mo yon, sikat siya ngayon. At may mga international shows na din siya. If you are a Darren Addicts and if you like this video, don't forget to give it a thumbs up. At sa mga bago pa lang po dito, gumagawa po ako ng maraming vlogs about Sara Geronimo or mga tao na may relationship about kay Sara Geronimo, mga news about kay Sara Geronimo na pinag-uusapan natin sa vlog na to. Yun yung most na ginagawa ko dito. So if gusto mo yun, pakisubscribe na lang po sa aking channel if hindi ka pa nakakapag-subscribe para updated ka if ever may mga new uploads ako dito. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe na. So magkita-kita po tayo sa aking next vlog, mga best. Bye!